So, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung natulungan. Diba? Diba yung mga... Ito wala, mga... nalulungkot lang ako kasi hindi na kami magkasama. Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo! Okay, game. Huwag peke! Game. Go! Sir, siya simula. Bakit ka nawala? Nawala ako kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. Teka, kailan mo siya nawala? Anong date o ano? December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, asa kayong December 19? Hindi. Basta ako, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman banggitin kung ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin nyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, si Pacboy sa side niya, nung time na yun, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, kailan lang naman pumasok siya. Kaya nga. Pero actually, mga idol, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa ospital siya, wala ako nun. Halos inumaga na ako pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, hindi, huwag natin yan. Hindi reason, yung sa pagbo-boyfriend ko naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil yung, nawala ka nung New Year, hindi yun. Teka lang ha. Okay, yung mga nangyari noon na sobrang stress na talaga ako na hindi ko na nakayanan, hindi na nakayanan ng mental health ko talaga na lagi ako na hospital, di ba? Mm-hmm. Yung time na yon, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy. Actually, mahal namin ng isa't isa. Pero, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung panahon, siguro. So, parang tingin namin, nagkakapaan pa kami ng ugali. Tingin ko, may naantay siya na gawin ko para ma-fulfill siya na maano. Okay na to. Maano? Teka lang, maano? Basta yun yan. Nasabi ko na. Maano? Pulpil. Kumbaga, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang... Ganun. So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Calvo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinawin ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, Nung, akala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya sa utak ko parang, sakit-sakit na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, subukan ko. Okay. Yun. Pero yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala yun bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka lang daw after nun. Eto ha. After mo mag 4 million, parang inimaw mo na si Pacboy sa'yo. Hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. Diba?
nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, di ba? Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Kwento masyado natin ako naging ano, masyado ako naging kampante. Yan. Siguro masyadong, siguro pakiramdam ko, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang, ay hindi ako iiwan nito, gano'n. Kumbaga, parang kayang-kaya kong kontrolin lang. Mas lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito, lagi mo akong ginaganon. Guys, yun yung totoo. Lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh, kapag ka nakakita ako ng ano, ng yung pagpasaway siya, mabaingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung pagmamahal na ito. Yumabang ako. Kumbaga, hindi kayo mabang. Hindi kayo mabang na ano, yung mamayabang ka, ganto ka, ganto ka. Hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan nito. Parang ganun. Daw bibitawan nito. Kabisado mo na ako eh. Mm-hmm. Parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Yun, masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy kung ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganito. Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na namalayan na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung tutusin, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging, nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro, yung mga panahon na yon, yung problema namin na yon, kung siguro, inintindi ko siya, and then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun that time na stress siya sa akin. And tingin ko ano, napagod na rin siya. Naiintindihan. Paulit-ulit ka noon. Yun napagod. Napagod na siya. Napagod ka na rin. Kasi tumakbo kayo. Parang napagod ka na rin din. Hindi, sa totoo lang. Nung nakita ko yung live nito, kasi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang kinokontak araw-araw, 'di ba? Wala pa ang Tapang, araw-araw kitang kinokontak, nasan ka, umuwi ka. 'Di ba? Pero anong ginagawa mo, Dedma? Ay, to, sa loob ng 1 year yung magkasama. Ano man sayo pa ako ni Baby Cherry White na. 'Yon, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, para magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trick na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang Pacboy, kung paano mo natulungan. Di ba? Tumingin ako sa ano, hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang ah. Ano tag dito, lovely. Yung mga vlog namin, sinasabi niyo ginamit si Pacboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya nga eh. Kaya ito ang trabaho ako. Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga, itong wala, mga, wala, nalulukot na ako kasi hindi na kami yung magkasama. Ay, naiyak ka po, pag-inan nyo. Masakit guys, pero kailangan natin tanggapin kasi
tutusin, walang problema itong tao na to. Sobrang bait niya ito. Sobrang bait. Hindi niya